Hi! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating Facebook Live. At ang topic natin ngayon ay The Importance of Financial Literacy for Micro Business Owners. Okay po? So, next slide po. So everyone, ako po si Amina Ray Frank. Next slide po tayo. Isa po akong personal finance blogger. Ang blog o website ko po ay thetriftypinay.com. Isa din po akong author ng librong may title na How to Build a Strong Financial Foundation that can Withstand the Crisis. Isa din po akong columnist at resource speaker. At ngayon, ikinagagala ko po na maimbitahan ni Fundline dito sa ating financial wellness webinar. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan, itype na lamang sa comment section at atin pong sasagutin yan mamaya sa Q&A. Okay? So, guys, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin ang ating discussion. Okay? Next slide, please. Sa ating objectives, to understand the importance of financial literacy para sa overall success ng business nyo, at i-analyze natin ang 5 competencies of financial literacy, namely earning, saving, budgeting, borrowing, and protecting. Alright, so isa-isay natin yan mamaya guys ha. So, next slide please. Ano ba ang financial literacy? Bakit nga ba mahalaga na matutunan ng financial literacy, guys? At malaki nga ba maitutulong ito sa ikauunlad ng ating negosyo? Okay, so sagot. Ang financial literacy ay ang kaalaman tungkol sa ating buhay pinansyal o kaalaman sa tamang paghawak ng pera, tamang pag-iipon, tamang paggastos, at kung paano mapapalago ang pera. Kasi guys, ang kawalan kasi ng kaalaman ng maraming Pilipino sa mga bagay na ito, yung isang malaki kasing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang mahirap at lalo pa naghihirap, samantala di ba yung mga mayayaman, sila yung may alam sa financial literacy. So sila pa yung lalong yung mayaman eh. Actually, yan din ang isang madalas kong naririnig, hinahinain ng ibang mga tao eh. Bakit daw ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, at silang mga mahihirap ay talagang naghihirap, di ba? So, tapos susundan pa ng paninisi sa gobyerno. Okay, di ba? So, next slide please. Bakit ba mahalaga ang financial literacy? Kasi po, lahat naman tayo nangangarap maging successful. Pero unfortunately, hindi lahat nagiging ganun financially speaking eh. Bakit kaya? Alamin natin. So, dito tayo sa 3 uri ng successful na tao. Number one, successful but broke. Sino-sino kaya ito? Guys, ito yung mga matataas ang achievements pero walang pera. Diba? Sino-sino mga yan? Yan yung mga kunwari licensed professionals, mga engineers, doctors, teachers, mga entrepreneurs na walang pera. Although mataas na level ang napag-aralan nila, meron sila kasing poor money habits. Kaya successful nga sila, educationally speaking, pero broke, walang pera. So, guys, ayaw natin dyan, okay? Sa susunod, number 2, successful but mediocre. Pag sinabi natin mediocre, ibig sabihin niya katamtaman lang ang kinikita. Kumbaga, break-even lang ang kinikita nila eh. So, pag sinabi natin break-even, kung ano ang pera pinapasok mo, yan din ang lumalabas. Kaya wala kang naiipon, okay? So, ayaw natin dyan. Gusto natin dito sa number 3, successful and wealthy. Oh, ito ang mga taong may financial independence. So, marami silang sources of income na kayang-kayang i-cover lahat ng expenses nila nang hindi nagiging dependent sa mga ibang tao. At dahil marami silang sources of income, nakakapag-ipon pa rin sila para sa ibang financial goals tulad ng business expansion, retirement, college fund ng anak, o travel, di ba? Siyempre, sa 3 successful people dyan, gusto natin mapunta sa 3. O, yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa webinar na ito. Paano ba natin mamamaximize yung chances natin mapunta sa successful and wealthy na spectrum? O, ang sagot, dapat matutunan natin ang financial literacy at ang tamang paghawak ng pera. At yan ang i-discuss natin ngayon, guys. Okay, next slide, please.
So ang five competencies of financial literacy, isa-isa natin yan, earning, saving, budgeting, borrowing, at protecting. So, next slide please. Dito muna tayo sa earning. Earning. Oh. Sa mundo ng personal finance, pagdating sa pag-maximize ng income mo kasi, you have three choices. Okay? Three choices. Bawasan ng paggastos, maghanap ng additional income, o gawin mo pareho. Okay? I mean, basic naman eh, alam niyo naman to eh. Pero tandaan mo, sa number one kasi, ang pagbabawas sa mga gastusin ay may limitasyon. Ang ibig sabihin nito, pag magbabawas ka ng gastusin sa budget mo ay may hangganan lamang. Pwede mong bawasan mga wants mo, pero hindi mo basta-basta mababawasan yung mga needs. Okay? Hindi tulad sa number two, kung maghahanap ka ng additional income, ay walang limitasyon yan. Kumbaga, ano eh, sky's the limit eh. Gusto natin yung number two. Pero, kung gusto mo yung mas epektibong pag-maximize ng income mo, gawin mo ang pareho. Yung pagbabawas sa paggastos at paghanap ng additional income. Okay? So, next slide please. Eto guys, sinulat ko ito, iba't ibang klase ng income para aware kayo na pwede pala kayong kumita sa ibang paraan. Okay? Ano-ano yung mga klase na to? Ito yung rundown. Number one, earned income. In short, ang sahod mo kapag empleyado ka, babayaran ka ng kumpanya in exchange for your time and services. Okay? Number two, profit income. Yan, yung makinikita nyo, mga business owners dito, mga negosyante. Karamihan sa mga Pinoy ay earned at profit income ang pinakamabilis at epektibong paraan para kumita. Dahil dyan, nakakalimutan nila na meron pa palang lima pang streams of income na pwede nila subukan. Ayan, take note of this. Ano pa yung lima na yon? Interest income, yun yung number three. Ito yung kinikita mo sa mga high yield savings accounts at mga investments. So, ang dami dyan, mga digital banks, bonds, time deposits. Although, yung time deposits ngayon, hindi na masyadong mataas. Pero it can still give you interest income. Tsaka yung mga cooperatives. Okay? Next, number four, yung dividend income. Ito yung sa pag-invest sa stock market. Kunwari, bibili ka ng shares ng isang company na nasa Philippine Stock Exchange. Pag maganda ang takbo ng negosyo nila, ire-reward nila sa inyo ay mga dividends, mga dividendo. So magandang passive income yan eh. Oh, nga pala, passive income, ang difference niya sa active income. Ang active income, kunwari, kailangan mo lagi, kunwari, papasok ka sa work mo. Di ba kapag hindi ka na pumasok sa trabaho mo, eh, wala. Hindi ka nakikita. Wala ka nakikitain, di ba? Pag kunwari, laging sarado yung business mo, wala ka nakikitain. Kumbaga, kailangan physically present ka eh, kapag active income. Pero ang passive income, kahit hindi ka physically present, meron at meron pa rin pumapasok na pera sa'yo. Yun ang difference. Ha? So, ang dividend income, isang magandang passive income stream yan. Next is number five, royalty income. Ito yung kinikita mo pag pinapagamit mo yung property mo sa iba. Anong property? Tulad ng libro, music, o ibang business na you founded, quote-unquote founded. Number six, yung rental income. Pagrerenta ng condo, apartments, dormitories, commercial space. Okay? Tapos, capital gains, yung huli, ito yung pagbenta ng assets mo kapag tumaas na ang value nito. Tulad ng stocks, real estate, jewelry, collectibles. Okay. Makinig. So, tanong. Amina, kailangan ko bang sikapin magkaroon ng lahat ng uri ng income na yan para yumaman ako? Ang sagot? Well, ang sagot ko naman, hindi naman actually kailangan lahat niyan kasi kung tutuusin yung mga mayayaman, mga millionaires or billionaires ngayon, hindi naman sila meron lahat ng seven streams of income na yan. Although, hindi naman masama kung gusto mong subukan, di ba? Walang masama doon. Kunwari, si Warren Buffett, yung isang kilalang investor, billionaire ato siya ngayon, nag-focus siya sa capital gains and dividend income. Si Bill Gates na nag-found ng Windows, di ba? Nag-focus siya sa profit income and royalty income. Or our very own si Henry C. Rental income siya ka, capital gains. Diba?
So yun at least guys, take note of those 7 income streams. Baka malay nyo, di ba, maging successful kayo sa iba aside sa business income nyo, di ba? Okay. Next slide, please. Punta na tayo dito sa saving o pag-iipon. Alam na ng mga tao kasi yung financial concepts eh. Kasi kung halimbawa, titingin kayo sa Facebook, Instagram, mga social media accounts, ang dami na nagsasabing, ah, ito yung formula sa ano personal finance, yung income minus savings equals expenses. O puro financial lang concepts na ibabato sa'yo. Pero ngayon sa webinar natin, ibahin natin yung approach ha. Tingnan natin or targetin natin yung behavioral concepts. So, anong behavior mo? Paano yung approach mo sa pera? Yan, kung makikita mo yung quote dyan, we think about saving. We know we should be saving. We know we'll do it next year. But today, let us go and spend. O, diba? Kumbaga, ano eh, nandun yung momentum mo para mag-save na, mag-ipon, tapos makakabasa ka ng ganyan, diba? Dibudol-budol ka na niyan. O, yan ang isang quote ni Shlomo Benarzi, isang behavioral economist. So, next page please. Kwento lang ako saglit tungkol kay Shlomo. Okay? So, si Shlomo, nandun siya sa isang TED Talk event. So, sa TED Talk kasi merong audience sa harapan mo eh. So, sabi niya, o tinanong niya sa audience niya, kung magkakaroon tayo ng isa pang TED Talk event next week, ilan sa inyo ang kukuha ng banana bilang merienda nyo at ilan sa inyo ang kukuha ng chocolate? Okay? So, sa banana, ang daming nagtaas ng kamay. Actually, mas madami yung sa banana eh. Tapos sa chocolate, konti lang. Diba? Well, kasi iniisip nila, I want to be healthy, healthy living. Kaya banana yung pinili ng karamihan. Pero pagdating mismo doon sa sumunod na TED Talk event after 1 week, napansin niya mas marami pa rin ang kumuha ng chocolate kaysa sa banana. Ito tik mas marami nagtaas ng kamay para sa banana. Oh, so ang tanong, bakit yung mga nagsipagsabi na gusto nila ng banana, biglang kumuha nila ng chocolate nung dumating na mismo ang araw ng event? Ang tawag kasi dyan, mga friends, mga kapatid, ay lack of self-control or present bias. Okay, present bias. Hindi problema ang self-control sa future. Ang self-control ay nagiging problema kapag andyan na ang chocolate sa harapan natin. So, ang present bias or lack of self-control, yung tipong yung nag-i-increase yung heart rate mo pag dumadaan ka na SM o pagbukas mo ng cellphone mo, Shopee o Lazada, di ba? Bam! Lack of self-control ka na, di ba? Lalo na pag nakita mo yung mga budol finds ng mga kaibigan mo, ay nako, tawag dito, target o tamaan na ako dyan. Anyway, ang present bias ay nakikita din sa mga business owners. Kaya ginamit ko yung analogy na yan. Kunwari, kumita ka ng 5,000 per day. Ede, sabi mo, uy, kumikita na ako ng ganitong laki. Sige, rewardan ko na yung sarili ko. Gamitin ko na yung 5,000. Diba? Ginamit mo na yung buong 5,000. O, present bias din yon. Ako personally, may kilala akong mga may business kapag kumita na yung negosyo nila. Yung kinikita nila, ginagamit ka sa mga personal na kailangan, which is wrong. Kasi in reality, dapat pinapaikot mo yung pera ang kinikita mo galing sa negosyo mo, hindi yung isispend mo lang para sa sarili mo. Okay? So, ang tanong ulit ha. Paano mo kaya mababalanse o hahatiin yung pera para sa negosyo, yung pera para sa sarili mo, at pera para sa iba pang financial goals mo? Okay? Okay. Sagutin natin yan sa susunod na slide, please. Dumako na tayo sa budgeting. Okay, so budgeting, rule number one. Separate your business account from your personal finances. Ulitin ko po, separate your business account from your personal finances.
magkaroon ng hiwalay na business account para sa negosyo. Okay? Bakit? Kasi kung nahiwalay yung business income mo sa personal mong pera, mas nakikita mo kung magkano talaga yung kinikita ng negosyo mo. Okay? Sa susunod na slides, disclaimer lang po, sa mga susunod na slides, i-share ko po yung mga ginagawa ko. Ako po, wala man po ako physical shop tulad sa inyo kasi ako internet-based po kasi yung services ko . So, pero pare-pareho naman po tayo self-employed na kumikita ng income. So, disclaimer po, ang ibabahagi ko po sa susunod na slide ay sarili kong diskarte at galing din po sa experience ng asawa ko. Gusto namin ibahagi sa inyo, okay? Iba-iba tayo ng pinagkakakitaan, so pwede kayong kumuha ng idea sa ibabahagi ko, pero hindi naman ibig sabihin na gagayahin nyo yung bawat nakasulat dun sa example sa susunod na slide. Okay pa? So, next slide please. Dito tayo sa budgeting method example. Okay, so, pagkakuha nyo yung pera nyo, whether daily or monthly, pwede nyo yung i-distribute yung pera nyo dyan sa limang funds na yan. Okay? So, number one, yung business account. Ang ilalagay nyo dyan, yung pakuha nyo o pambayad ng mayor's permit at BIR. Kasi minsan, no, overlook yan . Okay? Pwede nyo din kunin dyan yung fixed cost nyo tulad ng kuryente, tubig, sweldo ng tauhan mo. Okay? Pwede din kukunin mo dyan yung pambayad sa supplier mo. Okay, business account. Alright. Number two, emergency fund. Dito ka kukuha ng pera kapag nakulangan ka sa pagbayad ng renta, nasira yung bubong nyo, nasira yung appliance nyo, yung oven nyo na kailangan nyo para sa negosyo. Okay? Number three, yung play fund, the personal money nyo. Kung naalala nyo, binanggit ko lang kanina, sweldo, kailangan yung sweldohan siya ba yung anong tauhan nyo. Kailangan nyo din sweldohan yung sarili nyo. Pero kukuha ka lang ng portion ng kinita mo. Hindi kukunin mo yung buong kinita mo para sa sarili mo. Yun. So, yung sweldo mo, pwede mo ilagay dyan sa play fund mo, personal money mo. Okay? Next, yung investment or yung future fund. Kung gusto mo mag-expand at mag-up ng bagong branch o palakihin yung inventory ng business mo, pwede nyo ilagay dyan sa future fund. And last but not least, yung para sa Diyos o yung church offerings nyo, kasi lahat po ng biyaya ay tulad ng buhay mo, yung pamilya mo, negosyo mo, yung sales mo, di ba, galing sa Kanya. Sabi din naman sa Bible, kapag inuna mo ang Diyos, pagpapalain ka sa mundong ito kahit na pandemya. Okay? So, huwag kalimutan ang God fund or ang church offering. So, reminders lang po ha. Ang example na nakita niyo dyan, oversimplified lang yan. Pwede mas marami kayong funds na gamitin, okay? O pwede kahit yan lang, okay? Paalala din po, bago gastusin ang income, tignan mo muna ang operating cost or overhead nyo tulad ng kuryente, tubig, renta, sahod na empleyado at sa sahod mo. So yun, kunwari may kinikita kang 5,000 per day, iniisip mo gastusin yun sa sarili. Sa sarili mo, edi, paano na yung overhead mo, di ba? Kasi ganito yung iba . Ayan, kumikita na, kunwari, ay, kumikita na ako ng 5,000 per day, pwede na ako bumili ng sasakyan. O, di ba? Paano na yung negosyo mo niyan? Di ba? Kunwari, gumastos ka ng materials o gagastos ka ng materials na 3,000. Tapos overhead mo 4,000. Tapos ang kinikita mo lang pwede 5,000 kada isang araw. Yung business mo, kung araw-araw mangyayari yan, di ba? Kung mangyayari yan, pagkulang, kukuha ka na sa personal money mo. Mabawasan yung personal account mo. Yun naman natin yun, di ba? So, dapat nagsusustain at nag-roll over lagi ang pera sa negosyo. Okay po? So, sana may natutunan kayo dyan sa budgeting method example. So, next slide please. Dumako naman tayo sa borrowing, loan o utang. Okay? Ang utang ay perang hinihiram na babayaran sa takbang panahon na may kasamang interest. So, karaniwang ginagamit ng mga tao ang utang sa negosyo, pag-i-invest sa emergency at pambili ng mga bagay. Okay. So, maganda din yung nakasulat din ng reminder na marami ang natatakot sa utang. Actually, ako din dati. Takot ako sa utang.
Okay, parang allergic ako dyan. Pero marami din ang yumayaman sa utang. Paano kaya yon? Okay, next slide please. Meron tayong tinatawag na productive debt at unproductive debt. So, unproductive debt, ito yung mga kunwaring uutang ka para sa mga bagay na hindi nakakatulong na ibalik yung capital mo. Kunwari, bibili ka ng mga abubot o anek-anek na hindi naman nag-i-increase ng value. Although, disclaimer ha, may argument kasi dyan eh. Parang ano mga silhab yung anek-anek? Parang, syempre gusto mo reward ang sarili mo, bibili ka ng mga ganda sapatos, mamahaling t-shirt, I mean, understandable naman yun na minsan bumibili tayo ng ganun kasi kailangan din natin para sa mental health natin yan eh, di ba? Ako naman mismo gumagawa din ako yun eh. Pero mas maganda sana eh kung uutang ka, eh yung pera, time mo para dun sa loan, eh magamit sa productive debt. So ano ba yung productive debt? Yan yung sa number two. Yan yung mga tulad na maglo-loan ka ng motor or maglo-loan ka ng gadgets, appliances para sa ikagaganda ng takbo ng business nyo. Okay? O, kunwari, kukuha ka ng property na mataas ang value in the future o kaya magbibigay ka o magbibigay ng source of income tulad ng pagrenta. Okay? Sa productive debt, sa umpisa, andun yung burden eh, yung hirap sa pagbabayad. So eventually, tutulong din yan sa paglaki ng cash flow at net worth mo. Okay, so next slide please. Ito guys ha, paano ba nakakatulong ang productive debt sa negosyo mo? Okay, so meron tayong sa left column at sa right column, okay? So, kunwari, tingin muna tayo sa left column ha, may initial capital na 5,000 ka. Okay, 5,000. For every 5,000 na initial capital na meron ka, meron kang projected income na 3,000. Ayun o, nakasulat sa right column. Okay, ulitin ko, for every 5,000, meron kang projected income na 3,000. Okay, so sabi mo, gusto kong palakihin yung capital ko. Utang nga ako kay Fundline. Ayan, so kunwari, umutang ka na kay Fundline ng 10,000. Nandyan siya sa left column. 10,000. So, ang capital mo ay 5,000. Nagpalaki ka ng capital by 10,000. So, ang total capital mo ay 15,000. Okay? So, kung for every 5,000, meron kang projected income na 3,000, magkano yung projected income mo dun sa capital na inutang mo kay Fundline, which is 10,000? Ede, meron kang projected income na 6,000. Okay? So, doon ulit sa right column, meron kang di ba, ang initial projected income mo ay 3,000. So, meron ka ng 6,000 na projected income dahil sa pag-utang mo kay Fundline. So, ang new projected income mo ay 9,000 na. Okay? So, doon tayo, tingin tayo doon sa baba. Kung ang new projected income mo ay 9,000, syempre kayang-kaya mo na bayaran yung loan mo kay Fundline eh. So kunwari lang ah, ang principal at interest mo sa loan sa Fundline ay 2,500, 9,000 minus 2,500, meron kang remaining projected additional income na 6,500. Okay? Oh, kung hindi niyo naintindihan, ganito 'yan eh. Kung iintindihan niyo ang example na 'yan, ang dating income mo na 3,000 per month ay naging 9,000 na dahil sa pag-utang mo kay Fundline. Dahil sa pag-utang mo, kayang-kaya mo na rin bayaran ang loan mo na 2,500 at may additional ka pang 6,500. Okay? So ganun nakakatulong ang productive debt sa negosyo mo. Okay? So disclaimer, paalala lang po ulit, friends. Simplified example lang po ito. I'm sure mas malaki ang kinikita nyo per month kesa dyan. Okay? Example lang po ito. Baka sabihin, ay, sabi ni Amina na the Drifty Pinay, pag 10,000 ang inutang mo, ang babayaran mo ay 2,500 na lang. No. Okay? Example lang po ito. Okay po? Alright. So, next slide please. Pointers. Mga reminders.
Ang utang ay nakakatulong sa negosyo provided na pinag-aralan mo mabuti ito. Ang cardinal rule sa pagkuha ng utang ay ang gamit ito sa bagay na kumikita lamang, yung tinatawag na productive purposes. O yan, yung para example natin sa productive debt. Okay? Kung may negosyo, maaari kang kumuha ng utang para makabili ng kunwari machinery, equipment, iba pang kagamitan upang maging productive ang negosyo o kaya naman mapababa mo yung gastusin nito. Siyempre, mga friends ha, kailangan siguraduhin kikita dahil ito ang panggagalingan ng pambayad sa utang. Kung hindi sigurado ang kita sa paglalagyang negosyo o investment, iwasang mangutang para dito. Okay? Hindi kayo mahirap. Okay? Next slide please. Dumako naman tayo sa protecting. So protecting, syempre kailangan dyan insurance. So ano bang insurance? So alam niyo na to eh. So isang mabilis na rundown na lang. Ito ay isang risk management tool na ang primary objective ay ang ihanda ang dependence mo sa anumang sakuna at biglang pangangailangan. So ang insurance ay nagbibigay ng protection para sa panganib o emergencies tulad ng kasakit, aksidente, sakuna, kalamidad at pagkamatay. So next slide please. Meron tayong dalawang klase ng insurance. Okay, so meron tayong life at non-life. So life insurance may kinalaman sa pagkamatay ng tao. So ito magbibigay ng protection sa pagkawala ng source of income kapag namatay insured. Self-explanatory na ito eh. Non-life naman, ang insurance na ito ay para protection sa pagkawala o pagkasira ng mga ari-arian. So examples dyan, yung mga car insurance, property insurance, theft, robbery insurance, at travel insurance. So, buhay ng tao ang binibigyan ng protection ng life insurance, tapos ari-arian naman sa non-life insurance. Okay? And next slide. Okay po. So, that's it. Tapos na po. Sana may natutunan po kayo sa aming webinar. Okay? So, tandaan niyo po yung 5 competencies of financial literacy rather, ha? Okay.